Walang trail yan. Pinubutas pa lang yung trail. Ito yung aming unang exploration patungo ng summit ng Mount Masaraga na dadaan sa Barangay Herrera, Ligao City, Albay. Solid. Pwede ba ang solid assault yan eh? Oo. Summit time. Ito sa pinakakuhan. Pinaka-peak. Parang nila. Sobrang hirap pa nung una naming sinubukan dahil napakasukal pa ng aming mga dinadaanan. 1,230 meters above sea level. Nasa parang knife edge na ridge kami going to summit ng Mount Masaraga. Ayan, si Sir George ang aming team leader ng exploration na ito dito sa Herrera Trail, Ligao City. Umalis po kami ng 6:30 ng umaga, akalain niyo yun ha. Pero alas 3:20 na po ng hapon, wala pa kami sa summit. So itong lugar na ito, magkabilaan po na ridge. Sa left, napakataas pong ridge yan. Dito naman sa right, ganun din. At ito po ang view. Yan, yan, makikita nyo. Oh. Wow! May ano pa rito sa taas na to. Meron pang limatic. Tanggalin natin. Please, makikita nyo yung ano, dyan ka pa rin, ibahala ka na. Oh, ayaw mo umalis eh. Yung kawa-kawa hill, ito naman yung Ligao City. Noong marating namin ang peak nito ay akala namin maaakyat na namin hanggang sa tuktok. Dahil 100 metro na nga lamang talaga ang aming aakyatin. Subalit, merong problema. Uni, hanggang duman. Ito makakayan nga na. Ulang ang time lag. Balikan ta. I-continue sa natin. Madaya kitang lubid. Pwede ka mag-grapple dyan. Putol pala kasi itong ridge na aming inakyatan dahil merong napakataas na bangin. Hindi lang po kami makababa rito kasi bangin na ito. So, tsaka lang ani na rin. Mag-alas 4 na ng hapon. So, kung pipilitin namin baka gabihin kami yung pagbaba namin yung delikado. Ayan. Napakalapit na yung summit sana. At ayon nga sa aming napagkasunduan, alas 4 ng hapon ng araw na ito, ay bumaba na po kami sa aming campsite. Pauwi na kami. Pauwi na. Nasa ano na kami? 1,059 meters above sea level. Sana hindi abuti ng gabi. May problema, itong duman, baka biglang bangin ito. Si duman kaya hindi rin ko, mas arani na duman. Inabot pa ng 3 oras bago kami tuluyang nakarating doon sa aming emergency campsite. 6:03 na. Nasa Mayos campsite pa lang kami. Nabanggihan. Ginabagyan namin. Ginabi na kami para di maligaw yung mga kasama namin. Kailangan mayroong trail sign. Sundan nyo lang so ano mga taga-taga. Tapos na ang first exploration. Kay ba miss exploration? Araw kayo ng bitis. Hindi pantay oh. Pero kasama namin sa exploration. Major hike, hardcore. Ganyan ang paa. Maaga ng 3rd araw ng aming eksplorasyon ay nagdesisyon na po kaming umuwi ng tuluyan. Babalik na lamang para ipagpatuloy ang misyon. Makalipas ang 2 linggo ay binalikan po namin ang Barangay Herrera upang ipagpatuloy ang aming eksplorasyon. Hindi kagaya nung nauna naming eksplorasyon, mas maganda ang panahon ngayon. Kaya umasa kami na tiyak mararating na namin ngayong araw na ito ang summit ng Mount Masaraga. Good morning! Ngayon po yung ating exploration going to Mount Masaraga Summit via Herrera Trail. Sana this time makalusot tayo hanggang summit. Hindi na muna namin dinaanan yung unang trail na aming napuntahan. Meron kasi nakapagsabi sa amin na merong mas malapit at siguradong mararating ang summit. Kaya dito na muna kami nag-focus. 5:58 in the morning, we are heading to the summit.
At hindi nga naman kami nagkamali dahil sa ikalawang araw, bandang alas 11 ng umaga ay narating kaagad namin ang summit ng Mount Masaraga sa kauna-unahang pagkakataon. Woohoo! At 11:02. Hindi kami biniyayaan ng clearing, subalit kakaibang level naman yung kasiyahan namin dahil first time kaming lahat na makarating dito via Barangay Herrera Trail. So yan, mga guide from Herrera, first time din nila rito sa summit. Congratulations! Jervin! Si Jeric! Congratulations! Nagtagumpay din. Sila yung bumutas. Shoutout! Shoutout sa Gamos na nagsusupport sa Tukan people. I love you all. Challenging yung route. And then, yun, maganda siya. Nasa ridge line din. Popular na Amtik Trail. At yun nga yung assessment ng aming team leader na si Sir George Cordovilla. Challenging, pero may kahirapan din talaga itong Herrera Trail. Meron kasing halos 90 degrees yung slope niya, kaya naman kailangan talaga ng lubid. Isa pang kagandahan ng Herrera Trail dahil halos lahat ng dadaanan mo ay shaded or makulimlim dahil na rin yan sa kapal na mga vegetations. May bambusito man pala nito sa 678. Meters above sea level. Painga, painga. Painga, pag-night time. At syempre, maganda rin ang mga view rito dahil halos lahat ng daraanan mo ay mga ridges o mga galugod ng bundok ng Masaraga. 1,000 meters above sea level. The crater. At eto na nga, sa aming pangatlo at pinal na eksplorasyon, nakita na namin yung ganda ng west side ng bundok ng Masaraga. Hi guys! Good morning! Matapos kasi ang aming unang eksplorasyon, meron kaming nakakwentuhan na grupo na unang nakapag-explore sa lugar na ito na yung peak na aming narating nung unang eksplorasyon ay siya po palang gilid ng crater ng Mount Masaraga. Guys, the most scenic part of Masaraga, the crater view. Yan o, tignan nyo. Oh, grabe, andun pa yung summit o. Summit. At dito naman yung view ng Ligao City. Ginabatan, Ligao, Pulanggi, yan. Balugot trail na itong dinadaanan namin at noong 2017, merong isang grupo na nag-explore sa lugar na ito. Kasama nila noon si Ate Diwani na isa sa mga miyembro ng Protected Area Management Board ng Mount Masaraga. Isa siya noon sa mga masigasig na nagpo-promote ng lugar na ito nung nabubuhay pa siya. Kaya naman, ang peak na ito ay ipinangalan namin sa kanya. Tinawag namin itong Diwani's Peak. May kalayuan din ang Diwani's Peak mula sa Mio's campsite kung saan kami nagpalipas na gabi. Inabot din kami ng 3 oras mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 bago namin narating ang 1,230 na elevation na ito ng Diwani's Peak. Okay. 5 a.m. tulak na kami papunta ng summit. Nauna si Sam kasi maglalagay siya ng trail sign. Trail sign para hindi maligaw sa maling tao. Guys, good morning! Ito po yung view namin dito. Sea of Clouds, Ligao City, Pulanggi, Ginobatan area. Yes! Assessment sa trail. Okay. Kailangan pang linisin yung trail pataas dito para mas maging safe tapos pabilis kasi mga trail kasi na kailangan ko mag-pull up. So, mauubos yung lakas mo kapupull up sa mga crash, mga mahabang yung gaho, tawag dito locally. Yung view, sir? Ha? Yung view? View is a view to a kill. May sabihin na scenic, kakaiba, kasi ito yung wild side ng Mount Masaraga. Hindi ito nakikita doon sa kabila na yung popular trail. Pero ito rin, it can also offer more challenging trail for the climbers natin dito.
Matapos naming ma-enjoy ang 360-degree view ng Diwanes Peak, hindi na kami nagsayang ng gaanong oras. Kaagad na inihanda ng aming team leader na si Sir George ang mga harness at lubid na kanyang dala upang mababa na namin yung bangin dito sa Diwanes Peak. Lingat sam ha. Safety first palagi ang motto ng aming team leader, kaya kahit mababa lamang itong bangin, kailangan talaga ng lubin. May 100 meters pa kaming aakyatin, pero masyadong matarik yung unang bahagi nitong paakyat ng summit. Pero maswerte at merong parang dati ng daan. May mga bahagi pa rin na sobrang kapal ng mga dayami. Salamat na lamang at maulan kaya hindi kami gaanong nahirapan. Ilang minuto pa ay napagdugtong na namin ang Balugo at Herrera Trail. Ceremonial opening ng trail ni Sir George, ang aming team leader. Tinanggal niya na yung trail sign galing ng Amtik. Babalik din na mamaya. Pero yan, babalik din namin para walang maligaw na galing ng Amtik. And officially, okay, we're here at the Herrera Trail uli. Yun! Oo, oh, yun. O yan. Papunta ng Amtik. We're heading to the summit. Sige, Nera. Woohoo! Aldrin and Gervin. Woo! Summit at 10:24 in the morning. Narating namin yung summit. At dahil galing kami ng Herrera, malinaw ang Herrera. Ano man sabi, Aldrin? Pagod? Aldrin, pagod o sulit? Sulit? May may kikwento ka na sa ang ako mo na ikaw ang unang man. Alright, sulit. Mahigit 5 hours din ang aming ginugol sa pag-akyat mula roon sa Mios campsite hanggang dito sa summit. Kasi nga naman, paakyat pa lamang hanggang doon sa Diwanes Peak ay na-enjoy na namin ang gusto ang view ng crater at ng sea of clouds sa paligid. Pagkakyat namin sa summit, ang tanging may clearing lamang ay yung west side ng Masaraga. Kaya sinusubukan nga sana namin i-clear yung summit para naman makita namin yung view doon sa west side. Kaya nga lang, eh napakadelikado dahil bangin po yung side na yon. Dahil tira wala namang pag-asang magka-clearing, kumain na lang muna kami. Mayon, magpakita ka mayon, mapapicture man lamang tabi ako sa iyo mayon. Maya-maya ay tila pinakinggan naman kami ni mayon. O yun, nabagausa mo. Okay. Gayun o. Yes. Yes. Pangduwa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times na nagsummit ng Mount Masaraga. Ngayon lang nagpakita sa akin si mayon, Daragang Magayon. Kita nyo naman kahit hindi talaga totally clear, pero at least naninag ko siya. Napakaganda at 1,328 meters above sea level. May bonus pa yung Mount Bulacawan. 500 meters above sea level din yan. Tapos doon Sam, itutok mo na lang Sam, Mount Malinaw! Woo! Okay, anong mangyayari doon sa binutas nyong trail? Magkakaroon pa rin ng ano, parang assessment. So, kasi ano to eh, protected area, it's a watershed, so nagdadaan pa rin yan sa protected area management board kung aprubahan nila, kasi yung purpose namin ng exploration is to gumawa ng bagong trail na challenging sa mga aakyat, and then isa pa rin purpose niya is to give up opportunity for the local population, magkaroon sila ng income as guides and porters. Siyempre magdadaan pa rin sila sa training para how to handle the guest. Tapos siyempre magkakaroon pa rin sila ng safety training, paano i-handle din kung magkaroon din ng incident na hindi naman natin hinihingi, pero it's always there. Maraming palaging may andyan yan, pero
with the help of the ano of everybody na magti-train and then sasali sa pagiging guides and porters, mami-minimize natin 'yan, no? Kagaya nga ng sinasabi ni Sir George, another trail to appreciate itong Herrera Balugo ng Mount Masaraga. Ipipresente niya pa ito sa board meeting ng Protected Area Management Board sa October 25. At kung magugustuhan nila, umaaprobahan, ganap na bubuksan ang trail na ito para sa lahat ng mga mountaineers. Right, congratulations team! Kung baguhan ka, ibago ito yung trail na to, siguro hindi muna ito para sa'yo. Magpalakas muna kayo. Then, alam naman nyo kung ang capacity nyo, hindi nyo pwede iparehas yan sa nakita nyo yung mga kaibigan nyo na palagi na, mga season yun eh. Kung baguhan, practice, and then magpalakas kayo. Then number one, na ma-encourage kayo na ma-handle nyo yung terrain dito is yung passion nyo to climb. Yun naman ang kasing motivation ng isang climber. No matter what, may clearing ba o wala, may sea of clouds ba o wala. Kasi pag nakaabot sa tuktok, rewarded ka na eh. Yun na yung pinakamagandang achievement mo, na accomplish mo despite of the hardship na dinaanan mo isang trail na mahirap. So yun, reward sa iyo yun. Walang may papantay yun. No money can buy it. Sa mga hindi po nakakilala kay Sir George, isa po siyang veteranong mountaineer ng Picol. 300 beses lang naman siyang nakapag-crater sa Bulkang Mayon. Kaya nga binansagan siyang Tiger of Mayon. Bakit ka nag-explore? Anong napapala mo sa exploration, Sir George? Good for the heart. It's healthy. Nawawala yung toxin sa katawan ng tao or nagpapawis. Yung mga tao, ang exercise na tumakbo, kami mga outdoorsmen, nagpapawis, nagbubukas ng bagong ruta para sa mga bagong generasyon ng mga would-be climbers na dapat maging responsible sa kailangang mga inaakyat. Pagkatapos ng 2 oras ng pamamalagi namin sa summit ng Mount Masaraga, bumaba na po kami. Inabot din ng 3 oras ang aming pagbaba. Alas 12 kami umalis at alas 3 na ng hapon kami dumating. Alanganin na pong mag-break camp, kaya nagdesisyon kami na mag-overnight uli dito sa Mia's campsite. Anong niluluto mo? Pansit ba to na may pako na walang tawyo? Ganito kami sa bundok. Shout out, Ma'am Au and Sir Bong. Thank you so much sa Latik from Catanduanes. Good morning. Kaunting kalaman pa, ang Mio's campsite ay ipinangalan po pala namin sa aming guide dog na si Mio, alaga ng aming guide na si Jervin. Pagkatapos namin makapag-almusal ay kaagad na kaming bumaba. At pagdating sa Barangay Herrera, ito po ang aming victory meal. Aming client, ito ang aming victory meal. Tinolang nokma. Sarap niyan. Kulang pasalamat ko sa Arog Sendo na siyempre ang barangay natabanganin daw ang tabang may yaw manigirar dyan. Mabalos ang tabang dyan ang barangay. Thank you so much, Masaraga. You're the best. Pauwi na kami. Pansamantala muna kami nagpaalam kay Mount Masaraga, pero babalik kami na may iba pang mga kasama. Salamat po sa inyong ginawang panunood. Mabuhay ang Mountaineers ng Bicol.